po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mapapantay ang pagkakilala kay Hesukristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan,
kadakilaan at ng kapangyarihan mula panoong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Payaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikayro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, sa ako naman sasabihin sa inyo, kung ano ang karapatan kung gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, matatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Minsan daw ho may nagsabi, sa pagtatanong daw na tutuklasan natin at mas lumalalim ang ating kaalaman sa mga bagay-bagay. Kaya hindi ba sa isang bata, habang siya ay lumalaki, dumarating siya sa punto na tanong siya ng tanong, lalo na siguro makaka-relate dito yung mga magulang na may mga anak. Darating sa punto na ang bata ay tanong ng tanong sa inyo. Ano ito? Bakit ganito ito? Ba't ganito kulay nito? Sa kanyang pagtatanong dahil gusto niyang matuto. Gusto niyang matuklasan ang mga bagay sa paligid niya. Gusto niyang makilala ang mundo. Gusto niyang maintindihan ang mga bagay-bagay. At sa araw ding ito, ang pinagdiriwang nating santo, si San Justino, ay nagsimula sa pagtatanong. Siya ay isang pagano, hindi naniniwala kay Kristo. Pero sa kanya, nagsimula siya sa pagtatanong. Pagtatanong tungkol kay Jesus. Pagtatanong tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. At ganun din naman ho sa Ebanghelyo natin. Ang mga Pariseo at Eskriba ay nagsimula magtanong kay Jesus. Kaso nga lang, yung pagtatanong nila ay hindi para matuto, kundi para maghanap ng mali sa sasabihin ni Jesus. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa patuloy nating paglago sa pananampalataya. Tulad ng santo na ang pinagdiriwang natin ngayon, nagsimula sa pagtatanong. Dahil gusto niyang makilala, gusto niyang matuklasan, sino ba itong Jesus na ito? Sino ba itong Jesus na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? Ano ba yung turo ng pananampalataya nila? At para sa kanya nagsimula doon, pagtuklas, pagtanong. Hanggang mula sa kanyang pagtatanong, na-discover niya at nalaman ang katotohanan ng pananampalatayang Kristyanismo. At mula sa pagtatanong, nauwi sa pananampalataya. Aganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano. Minsan may kanya-kanya rin tayong tanong. Pero sana pagtatanong, magtatanong tayo kay Jesus. Hindi lamang tayo magtatanong dahil gusto natin maghanap ng mali. Minsan magtatanong tayo tungkol sa pananampalataya natin. Lalo na uso-uso ngayon yung makikipagdebate. Sana yung pagtatanong natin ay dahil gusto nating mapalalim ang pananampalataya natin. Mas gusto nating makilala si Jesus. Hindi ba gano'n naman sa isang magkakaibigan o sa isang nagsisimula sa kanilang relasyon bilang magkasintahan? Hindi ba nagtatanong-tanong kayo sa bawat isa para mas makilala ninyo ang bawat isa? Inaalam mo ano yung paborito niyang pagkain, ano yung hilig niya. Yung pagtatanong mo ay dahil gusto mo siyang makilala. Sana bilang Kristiyano din ay mas naisin nating makilala si Jesus. Mas naisin natin na makilala ang mga aral at turo ni Jesus. Mas masikapin natin tulad ni San Justino, natuklasin ang kagandahan ng mga aral at turo ni Jesus. At yan po ang imbitasyon sa atin ngayon bilang Kristiyano. Sa ating pagtatanong, natutuklasan natin ang pananampalataya. Sa ating pagtatanong, ay nagsisimula ang pagkakilala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Mas naintindihan natin yung pananampalatayang sinasampalatayanan natin. Kaya ang imbitasyon sa atin ngayon ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kilalanin siya
tuklasin ang kanyang aral at turo. At sana mula sa pagtatanong, matuklasan natin ang mas malalim na pananampalataya at pagkakilala sa ating pananampalataya. Kung ganon ang gagawin natin, mas lalalim ang pag-ibig natin kay Jesus. Mas lalo tayo makakasunod sa kanyang mga aral at turo. At ang tao nung sumusunod sa aral at turo ni Jesus ay ang nagmamahal sa kanya ng lubos at ng totoo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal, mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, may pananalig na tayong manalangin. Ang ating itugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Mga pangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapatin, naganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama, pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halika yung mga napapagal,
kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alay Satanas. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinira. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Hain ni Jesu Kristo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong haggan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay dumalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuunawalhanin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuunawalhanin ka namin.